Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Patuloy nating pinagdarasal sa banal na misang ito ang paghinto ng digmaan sa pagitan ng Gaza at ng Israel. Sinasama din natin sa banal na misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit, lalong-lalo na si Pasitaong. At ang patuloy natin ang pagdarasal sa seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Philippine workers. At para din sa pasalamat ni Luz Chai, Gloria Guya, and Pascual Cruz. Ngayon ay Prison Awareness Sunday na may temang ang pamayanang koreksyonal, magkakasamang naglalakbay at nagtataguyod ng misyon ng pagmamahal. Idalangin natin na ang panahong ginugugol ng mga bilanggo sa piitan ay magdulot ng bagong buhay na hangad ni Kristo para sa lahat. Naway gampanan ng mga naglilingkod sa piitan ang kanilang tungkulin sa may pagdamay at tunay na malasakit sa mga bilanggo. Sa Ebanghelyo, ipinapaalala na ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa at tao ay iisa. Kung dinadamayan at minamahal natin ang mga nasa piitan, si Jesus na rin ang ating minamahal. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitaasan. Sa iyong dakilat ang iyong kabuluhan.
Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga tag-ibang bayan. Alalahanin ninyong nag-ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapin ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapupuutan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mababalo rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsangla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat yun lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, hiringin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa'yo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay.
ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong asan, iibig kitang tunay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita. At dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito, sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. At maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyong Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautosan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautosan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. At ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautosan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon, mas magandang pagnilayan natin ang dalawang pinakadakilang utos. Ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ito rin ang pundasyon ng buong batas at ng mga propeta. Sa unang pagbasa natin ngayon, nagbigay sa atin ng karanasan, nagbigay sa atin ng karunungan kung paano natin mahalin ang ating kapwa. Sabi dito sa aklat, sa aklat ng Eksodo, sabi dito, huwag ninyong apihin ang taga-ibang bayan. Huwag ninyong apihin ang babaeng balo at ang mga ulila. Pangalawa, kapag nangutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo. Sino dito nagpapautang? Oy, tawa kayo ah. Minsan, nagpapautang tayo ang laki-laki, ang taas-taas ng interes na hindi na kayang bayaran ng ating kapwa. Kung minsan, mas mataas pa yung interes doon sa principal na inutang ng ating kapwa. Kaya sabi ng ating pagbasa ngayon, kung kayo ay nagpapauta, huwag kayong humingi ng tubo, lalong-lalo na doon sa mga mahihirap, lalong-lalo na doon sa mga taong walang kakayanang magbayad. Paano natin mahalin ang kapwa? Ito ang sinasabi sa atin ng aklat ng Exodus. Pangalawa, huwag kayong hingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga asosorero. Kapag may nagsangla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kaniya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang kanyang pambalot sa kanyang katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog, at kapag siya'y dumadaing sa akin, diringgin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Sa ikalawang pagbasa natin ngayon, nagsasabi sa atin kung paano tumalikod ang mga taga-Tesalonia mula sa huwad na Diyos upang sambahin ang iisang Diyos. Sinabi sa uling bahagi ng pagbasa, tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik muli sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Mga kapatid, noong nakaraang linggo, kung naalala natin ang binasang ebanghelyo, sinubukan ng mga Pariseo si Jesus sa isang katanungan tungkol sa pagbabayad ng buwis. Ngayon naman sa ebanghelyo natin ngayon, muli nilang sinikap na bitagin si Jesus sa ikalawang pagkakataon. Ito sa pamamagitan
ng pagtatanong sa kaniya, natukuyin ang pinakadakilang utos sa batas. Mga kapatid, sa lumang tipan, nilinaw ng lumang tipan sa mga piniling tao o mga chosen people na sila ay tinatawag upang mahalin ang Diyos. Sinimulan ni Jesus ang kanyang sagot sa pamamagitan ng pagsipi ng isang kilalang sipi mula sa aklat ng Deuteronomio. At pagkatapos ay ipinahayag ni Jesus na ang pinakadakilang at unang utos. Pagkatapos, lumampas si Jesus sa saklaw na orinal na tanong at sinabing, ang pangalawa naman ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi tumigil si Jesus pagkatapos sabihin sa kanya ang utos, ang pinakadakilang utos, dahil ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay dapat magkasabay. Hindi natin makukuha ang isa kung wala ang isa. Ibig sabihin, hindi natin maaring mahalin ang Diyos kung kinapopootan naman natin ang ating kapwa. Hindi natin maaring mahalin ang Diyos kung galit na galit tayo sa ating kapwa. Hindi may paghihiwalay ang ating pag-ibig sa Diyos at ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Ang ating pag-ibig sa kapwa ay sumasalamin sa ating pag-ibig sa Diyos. Kung paano natin tratuhin ang ating kapwa, ganon din ang pagtrato natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya ganito ang sinabi sa atin ni San Juan. Kung sinasabi ng sinuman na iniibig ko ang Diyos, ngunit napupuot ako sa kanyang kapatid at napupuot ako sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sabi ni San Juan, huwag mong sabihin sa akin, mahal mo ang Diyos. Tapos kinapupuutan mo ang iyong kapwa. Dahil kapag nangyari iyan, isa kang hangal, isa kang sinungaling. Sapagkat ang sinumang hindi ibigin ang kapatid na kanyang nakita ay hindi maaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Ito ang utos na mayroon tayo mula sa Diyos. Ang umibig sa Diyos ay dapat nating ipakita sa ating pag-ibig sa ating kapwa. Amen. Tumayo po ang lahat, sumasampalataya ako. Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ni Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Mga minamahal ko mga kapatid, ang ating mga panalangin sama naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kaniya. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon naming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoon naming aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balita nasa Kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod sa matulad siya sa ubasan sa talinghaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ay naghahanap ng kabuluhan ng buhay, ay nakakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo ng mga dama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakahihikayat na saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob na karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal ng ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan, sa kabila ng mga hamon ng mundo, sa kasalukuyan ng marami sa kasinungalinga, kasinggulang nila ang umigting ang pag-asang umusbong sa pakikipagtagpo kay Kristo. Ating isamo. Panginoon, aming kapili, kami iyong dinggin. Para sa ating natitipon ngayong nakikibahagi sa sambayan ng Kristiyano, sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ang aming mga hinihiling at nilalayon. Ikaw na nakababatid ng lahat ng mabuti sa amin. Gawin mo kaming simbahang magkakaakbay habang kami naglalakbay sa iyong mundong ito. Hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Oh.
Manalangin kay mga kapatid upang pag-aain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mong mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikidarangal sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Alam naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kaniyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y pinanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak sa pagkabuhay niya. Kami kaniyang binuhay. Ang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, pinagpala ang napanirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin nat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin nat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos
para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay magbuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahit maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria, na ina ng Diyos, ng gabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at hiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami hiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag na tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Let me speak your truth.
let me be the bearer of your love. Let me speak your truth, let me be the bearer of your announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga nakakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Panawagan para sa ordinasyon, si Reverend Jesus M. Madrid Jr., nanak ni na G. Jesus O. Madrid Sr. at si Ginang Elizabeth M. Madrid ay nakatira sa 127 Labo Street Barangay, Paang Bundok, Quezon City, na naglilingkod sa atin dambana simula noong July 21, 2023 hanggang sa kasalukuyan bilang isang diakono at tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkapari sa darating ng December 2, 2023 Sabado sa Basilica Menor ng Immaculada Concepcion, Manila Metropolitan Cathedral, Cabildo, corner Biaterio Street, Intramuros, Manila. Ang sinumang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanyang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating kura paroko na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Maaaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945 Local 100. Patuloy po natin ipagdarasal si Reverend Jess. Salamat po. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos na ang aming pagkikinabang sa tinanggap namin sa biging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makantang tunay sa pamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Malalapong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan lang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y malalalang pangako noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggang. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak,
at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isos Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarahal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluluwalhati ka namin.